Maganda morning mga kasambahay, araw ng Webes, February 18, 2021. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Atty. Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. Ayun. Magandang umaga, Atty. G. Magandang morning mga kasambahay sa mga giliw nating nanonood, nakikinig, naka-tune in sa Facebook Live. Magandang umaga po at maraming salamat. At syempre doon sa mga ginang ng tahanan, ha, sa mga nanay na naghahanda ng yung iba almusal sa ating mga chikiting. Yung iba naman ay nag-guide at sila ang kasama ng ating mga chikiting habang sila ay nag-virtual learning. Mm-hmm. Magandang umaga po sa mga mamang chuper, sa mga konduktor, sa lahat ng mga tindera-tindero sa ating mga palengke. Magandang umaga. Atty. G, pati daw sa YouTube naka-live tayo. Yan. Ay, siyempre. So, at napakadami umaga naman laging hindi ko po nag-greet lahat yung bawat isa na naka-tune in lagi. At alam niyo po, pagkatapos ng ating programa, yan po yung aming natitingnan at inaalam kung sino ba yung laging nagbibigay ng komento. Pasensya na po kayo kung hindi namin nababati lahat ng lahat sa inyo. Ha? Sina Derek Miranda, nagko-comment yan lahat. Lagi, walang humpay. Walang mintis. Pakikinig at panunood sa atin dito sa Huntahang Legal. At napakadami pa po. Bayaan niyo po, darating ang time, iisa-isahin namin yung lahat po na nagbibigay ng komento sa atin. May madami positive comments, meron din namang negative comment at pinapasalamatan po namin kayo na nagbibigay kayo ng inyong komento, anuman po ang inyong saloobin sa aming tinatalakay na mga issue. Kahit po yan mga kasambahay ay hindi pabor sa aming mga posisyon, sa aming sinasabi, magandang balita po yan para sa amin. Mm-hmm. Sapagkat nangangahulugan lamang na kayo ay nakikinig sa aming sinasabi. Mm-hmm. Tsaka ganun talaga, Atty. G, ganun pagka demokrasya, no? Mm-hmm. So, lahat entitled sa kanya-kanyang opinion. At saka siyempre, walang may control. Mga kasambahay, walang may control ng iisang salita, ng iisang pag-iisip sa loobin o damdamin. Mm-hmm. Mas maganda po ay meron tayong free exchanges of ideas. Mm-hmm. Free willing discussion para kahit paano sa pagbabalitaktakan natin, pagbabatuhan ng mga kaisipan, ay makakabuo tayo ng consensus. Tama. Dapat kasi lagay talaga sa bansang iso, consensus, hindi isa lang nag-iisip. Otherwise, pagkaganon, hindi tayo demokrasya, sabi nga ni Atty. M. At syempre mga kasabahay, ayan na naman, papalapit, okay na raw, na-submit na, na-approve na raw yung COVAX para sa vaccine. At sinasabi Atty. M, yung indemnification agreement ay okay na, sabi. Sana. Mukhang kahapon nagtumigil na sa pagbibigay ng datos ng date kung kailan talaga padating. Alam mo, Atty. M, gusto ko lang magbigay ng isang panghuling pananalita patungkol sa vaccination. Kasi sa atin naman, positive attitude, sana dumating na nga yan, sana andyan na. Ako lang, bakit kasi walang nakakapag-isip? Sana may makapag-isip man lang at makapag-propose. Madami naman tayong pagkalalaking kumpanya, Atty. M, dito, mga dami tayong pharmaceutical companies. Bakit kasi ang ating iniisip lagi yung pag-angkat ng vaccine? Bakit hindi tayo gumawa ng vaccine dito? Bakit hindi dito i-manufacture ang vaccine? Bakit wala bang kumpanya dito ng pharmaceutical na pwede makipag-tie up sa isang sa Johnson & Johnson, sa Pfizer, sa halimbawa sa Sputnik, yung gumagawa ng Sputnik, yung doon sa Israel, halimbawa. Mm-hmm. Wala bang pwede makipag-usap sa kanila para sabihin, baka naman pwede dito ninyo gawin. Dito nyo na lang i-manufacture. Pwede naman Hindi ba? Kasi iba naman talaga, Atty. G, may mga local counterparts yung ibang pharmaceutical companies. Oo, may mga malalaki naman po tayo mga pharmaceutical. Pwede naman dalhin yan sa Clark. Sa Clark City, sa New Clark City. Malaki. Ang sinasabi ko, kesa po nakadepende tayo sa pang-agawa na namamalimos para namamalimos, wala naman tayo initial na pagbayad na ganun kalaki. Ang sinasabi ko, baka pwede dito dalahin yung paggawa. Meron naman tayo mga facilities. Di ba, napakabilis naman yan kung iaayos mo lang naman. Dito na lang gagawin ng vaccine kasi ini-import at nakikipagtalo tayo, Atty. M, sa yung panghingi ng porsyon. Itong party ito baka sa amin. Pag hindi nabigyan dahil walang pambayad, umaasa tayo, hindi ganun kalaki at kadami ang darating. Sana dito ma-manufacture ang vaccine. Tapos, ma-determine na murang-murang halaga lang na mabebenta sa mga Pilipino na hindi na kinakailangan dumaan sa gobyerno, pwedeng private na. Pwede ka nang pumunta na lang sa isang drugstore
at mabibili mo over the counter. Kasi ngayon daw, Attorney G, parang ang nangyari pa din is everything will still be coursed through the DOH, no, Attorney G. Tapos kailangan pumirma pa ng mga tinatawag na tripartite agreement. Kasi nga, kung sakaling magkaroon ng problema, no, merong yung pananagutan ay hindi nandun sa, say for example, sa LGU or private sector, but sa national government pa din. Eh, pati nga yung LGU tuloy, sa halip na sila ay makaka, by themselves, makaka-import, makaka-direct talk sa isang supplier o sa isang manufacturer po ng vaccine, dadaan sila sa national government. Hindi naman natin sinasabing mali yun, pero sinasabi po natin, mas mabilis siguro kung LGU, kasi meron din naman silang sistema, proseso, procedure, at siyempre yung liability, responsibility direct sa kanila eh. Diba? Tama. Sila rin na magpapatupad. Alam din naman nila kung paano ipapatupad yung vaccination program. So, ang sa atin po, ako talaga, nangihikayat po ako sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga Taipan, lalo-lalo na yung mga malalaki pong multinational pharmaceutical companies na nandito sa ating bansa. Baka naman pwedeng dito po mamanufacture yan pong vaccine na yan. Baka meron tayong, meron isa sa mga vaccines. Hindi lang naman limited dyan sa 5 at 9M. Madami naman talaga yung vaccines na available. Ako. Na mataas din naman ang efficacy. Baka naman pwede makipag-usap tayo doon, dito gawin, at dito ma-distribute na lang sa murang halaga. Eh, bandang uli, eh, siyempre, maliban sa efficient ang vaccine, maayos, eh sa murang halaga po mabibili yung mga vaccine na yan. Para po sa ating bansa, para po sa mga Pilipino. Nako, isa pang issue daw, sabi ng ating executive producer. Mainit-init pa talaga. Literally, Attorney G, mainit-init pa itong issue na ito. Mainit-init. Kaya po yung ating po mga kababayan, bumalik na naman po dyan sa may bandang paana ng Bulkang Taal. Kasi po, pinagbawal na yan ang ating Pangulo eh. Natirahan eh. Pero nagbalikan po yung mga kababayan natin. Alam niyo po, sinasabi ng ating pong PhilVox na anytime, any moment na naman, ay pwede na naman pong sumabog ang Bulkang Taal, mga kasambahay. Anytime po. At alam niyo naman ang PhilVox, in fairness sa kanila, medyo kahit na napakahirap gawin yung kanilang trabaho yan, napipredict nila. Napipredict nila ha, dahil sa mga sa siyensya, sa kagamitan, at yung kaalaman at kahusayan. Kaya nga alam mo yung mga PhilVox natin, parang mga tagapag-asa, sila yung mga nai-import, sila yung mga na... Yun. Na o-offeran. Napipirata, ganyan. Oo, napipirata ng malalaking bansa na kung saan kailangan ng mga volcanologists, yung mga weathermen. Kailangan. So, ako po ay naniniwala dito sa siyensyang ito na kanila pong, at yung kanila yung produkto ng kanilang pag-aaral na anytime talaga maaari pong sumabog ang Bulkang Taal. So, medyo... Alam mo, Attorney G, galing ako dyan nung last weekend, no, parang tahimik pa, nakakagula, tapos a few days after, ganun agad yung naging balita, no. Siguro Attorney G, bumabalik dun kasi, kumbaga, nakasanayan o yung kabuhayan ng doon banda. Pero kung ganito na talaga kalala yung sitwasyon or yung pwede bang ma-put at risk, hindi lang sila, yung mga kapamilya nila, no. So siguro dapat talaga time na para tumingin-tingin na rin po ng ibang opportunities talaga. At siyempre po, bilang paghahanda sa ating pong mga ahensya ng pamahalaan, sana naman po magkaroon tayo ng pre-positioning of equipment, of supplies, of goods. Kasi alam mo, ang problem kasi, Atty. M, yung nagkagulatan dati nung nagsumabog ang bulkan, naalala niyo po, nahirapan sa pagdi-deliver ng mga pagkain. Nahirapan mismo, ultimong tubig na maiinom ng ating mga kababayan, yung malinis sa tubig, ay hindi po sila nagkaroon ng access kaagad. Kasi nga, nabarahan yung mga daan. Dapat po doon para sa akin, sa planning, advanced planning, at kayo naman po yung mas marunong sa amin sa mga bagay na ganyan, logistics ito eh. Dapat yung mga pagkain, tubig, yung mga kakailanganin, tissue, yung mga maaaring tulugan, nasa, naka-preposition sa isang area, doon sa lugar na kung ano't ano man ang mangyari, Atty. M, ay hindi mahihirapan na ay idalahin sa ating mga kababayan. Hindi po masama yung naghahanda na gano'n. Kung hindi po pumutok, sumabog ang bulkan, din maraming salamat sa Panginoon Diyos. Talaga namang na talagang tayo pinag-iingat-ingatan niya. Pero paano po naman kung maiadya na bigla naman po sumabog ang bulkan? At gano'n na naman na ma-experience natin, kaawa-awa naman po yung mga kababayan natin na magugutom. Lalo na, Attorney G, yung mga hindi naman nag-expire na mga goods na dapat nakatabi. At saka naalala ko, Attorney G, na nakalagay yan sa Magna Carta of Women. Dapat kapag yung mga babae na sa ganyang sitwasyon, syempre alam naman natin may mga ibang pangangailangan ng mga kababaihan. Dapat talaga may nakalaan po para dyan. So talagang, yan, dapat nandyan lang kung dumating na
kagaya nito, no? Halimbawang may mangyari ulit na sumabog ulit, no, yung Taal. Nandiyan na kaagad, hindi na tayo magpapakahirap na saka pa lang natin iipunin at ipapamigay. At sana po sa ating pong mga kababayan, lalo-lalo po sa gilid at sa malalapit na lugar diyan po sa Taal, pag po ipinag-utos ng ating pamahalaan, may advisory, ID number one po lagi po tayo makikinig sa kanila at lagi po tayong updated dapat sa mga pangyayari, sa mga announcement. Pag sinabi pong likas, likas ka agad, huwag na po tayong mag-atubili pa. At syempre, yung alam naman po natin, yung pangkabuhayan, maiiwan, naiintindihan po natin yan. Pero syempre po, ang buhay pa rin ang pinaka-importante. Buhay ng mga nakatatanda, mga chikiting natin. Kayo po na mga ginang ng tahanan, mga iyong mga nanay at tatay, at yung pong mga kabataan, kinakailangan iligtas natin ang ating sarili. Ako gusto ko lang magbigay ng aking una at panghuling pananalita dito sa nangyaring announcement ng Korte Suprema sa kaso ni Senator Bongbong Marcos laban sa nakaupong Vice President Lenny Robredo. Ako, para sa akin lang, sana unawain nila yung pong pananahimik ni Mr. Marcos at yung kampo niya, di ba? Although may nagsasalita naman yung aming spokesperson, si Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo, ang importante po dito, I will commit sa inyo, ha, at sa akin na po nang gagaling yan bilang lead counsel ni Mr. Marcos, na we will observe and follow the rule of law. Ako pa ba naman isang professor ng law? At yan po, matagal ko nang sinasabi, ano man po ang maging outcome ng desisyon ng korte, lalo na lang ating Presidential Electoral Tribunal, yan po ay susundin, hindi susuwayin, igagalang, irerespeto ng buong puso ng kampo po ni Mr. Marcos. Sure na sure na sure po ako dyan. Ang kadahilanan lang po, hindi naman po kami pumapalag doon sa announcement. Napansin nyo, wala naman po kami violent reaction. Ang pananahimik namin is respect for the rule of law. Bakit? Because we respect the process. In-announce, pero sa kasalukuyan, wala po kasing desisyon na lumabas. Wala po kaming nabasa, wala po kasing pinareceive sa amin. So technically, as of this time, yung announcement, ganun po kasi ang ating Korte Suprema nag-a-announce us later po yung formal na decision. Siyempre po, kayo man po yung nasa kalagayan po ng kampo namin, edi siyempre, Atty. M, gusto mong mabasa kung ano yung kabuuan. Gusto mong malaman. Lalo pa yung unang announcement, 8 at 7. 8 in the result, 7 doon sa kabuuan ng decision. Ang unang katanungan, ano po ba talaga yung nakalagay sa decision? Ano po ba talaga yung kabuuan ng nilalaman po? Hindi po namin talaga alam din. Siyempre po, sa isang may kaso, kinakailangan malaman mo ano ang sinabi. At ano ang sinabi noong ang bumoto naman ay in the result lang. Diba? So yun lang naman po. Kung sa palagay naman namin, talagang ano, wala naman po kami magagawa, yan po naman ay rule of law. Yan ang desisyon ng ating Presidential Electoral Tribunal na itinalaga ng ating saligang batas para magdesisyon at na tungkol sa mga ganitong klaseng kaso, we will respect. At sa at yan po ay commitment namin at noon pa namin sinasabi yan. Siyempre po, all cases must come to an end. Hindi naman panghabang buhay yan, panghabang panahon. Kinakailangan matatapos at matatapos din. Kung ito yung katapusan ng kaso, so be it. Diba? Kesera sera, whatever will be. Ang importante lang po, ang importante, may pagrespeto lagi tayo lahat. Hindi lamang po kami sa aming mga taga-suporta, sa mga naniniwala at hindi naniniwala. Lagi po natin irerespeto, Attorney M, mga kasambahay, ang rule of law. Ang due process, rule of law, sapagkat kung walang rule of law, ay di wala na po mangyayari sa bansa natin. Dito sa untahang legal, ang lahat gigi nating ibinibilin ay ang pagrespeto sa rule of law. Pagrespeto sa kung ano yung desisyon, pati lalong-lalo na ng ating kataas-taasang hukuman at ng Presidential Electoral Tribunal sa gantong pagkakataon. Diba? People come and go. Election will come and go. But at least the due process and the rule of law will always be there. Yun lang naman po. Di ba? Isang mabilis na katanungan lang. Ibig sabihin po ba nito, ha, ang tumatakbo sa isip ng mga tao, no, kapag ganito po, tapos na ang kaso, sarado na, wala na. Nasa kampo ni Mr. Marcos, ang diskresyon kung anong gagawin. Di ba, sabi ko nga sa inyo, anong malay nyo, pagka po natanggap namin officially yung kopya ng desisyon, wala po talaga kasi, kahit po yung spokesperson, ano po yun, in advance lang na informasyon. Wala pa pong kopya. So, kung ano't ano man, anong malay nyo po at magulat pa ang lahat na all in all matapos na at kami na mismo magsabi, ang kampo niya ang magsabi, tapos na ang kaso. Diba? Yun po yung maganda. Diba, ibigay na po ninyo sana yung pong konting panahon lang na mahintay lang na dumating yung desisyon. Kasi diba, ang hirap naman ang sabihin, umalis ka sa bahay na yan, hindi mo alam ang dahilan. Kung bakit ka pinaalis, alis ka po ba kaagad?
Pag sinabing nabalita lang, binalita, ay, alis ka na sa bahay na, alis ka po ba kaagad? Siyempre po gusto niyo ma-receive. Kasi doon, pagkatanggap mo, doon papasok muna yung iba pang parte ng proseso. Mm-hmm. Di ba? Eh, ano mali yung pagkatanggap mo, pagkabasa mo, makita mo, ay, tama, respect the rule of law, tama naman ito eh. Di ba? So, alis na kaagad ako, impake na. Diba? Ganun po yun. So, wag po kayo mag-alala, ha? At yan, at sure, na sure po ako, yan po ang posisyon ng kampo ni Mr. Marcos na we will have to respect the rule of law. That is what democracy is all about. At dapat, kung meron na dapat nakikilala ha, sa kapangyarihan ng ating pong konstitusyon, saligang batas, yan po walang dilit iba kung hindi tayo mga mamamayan at yung mga leader na katulad ni Mr. Marcos. Yun lang naman po ang importante sa bagay na yan. Mm. At siyempre mga kasambahay, sa araw na ito kasi, Atty. M, bago ka pumunta sa inyong My Legal Wish segment, mga kasambahay, ay pag-uusapan natin noong nakaraan kasi ang pinag-usapan natin pagkuha ng gun ban permit, ng gun permit, yung mga permit to carry. License to carry. Ngayon naman, pag-usapan natin, paano ba kinukuha at ano ba naman ang proseso ngayon, ngayong pandemya, sa pagkuha ng NBI clearance? Nako, yan. Mas madami kailangan yan, Attorney G. Ano ba yung mga frequently asked questions na dapat natin tanongin? Kasi yung iba kasi, hindi naman kailangan ng NBI, hindi kumukuha. Pag first time na kumuha, syempre hindi sanay. Medyo akala magulo yung sistema, akala magulo yung proseso. Mm-hmm. Alamin po natin mamaya yan. At siyempre, Atty. M. Ayan! Bago tayo dumako sa ating panauhin na yung umaga, Atty. G, ha? Gusto ko lang ipaalala sa mga may katanungan po sa aming programa. Maaari kayong mag-text sa 0906-474-2994. Pakilagay lamang po ang inyong mga pangalan. Maaari din po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang Huntahang Legal. At siyempre, pwedeng-pwede rin kayong mag-sign up ng libre, uulitin ko ha, libre, sa credits.mylegalwiz.com at encode lamang ang HL500. Eh, sino ba makakasama natin sa Legal My Legal Wiz? Kanina para Attorney G, talagang nag-aantay at nag-aabang ating guest co-host ngayong umaga mula sa PLM Law Gazette. Si Natasha Gray San Pedro. Si Natasha naman pala. Feature head editor, Atty. G. Head editor ng PLM Law Gazette. At syempre, ang walang tupa si Atty. Joseph Dexter Feliciano ng My Legal Wiz. Magandang umaga sa inyong dalawa, Natasha. And of course, si Atty. Dex, take it away. Good morning. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hi, Natasha. Good morning. Good morning, Attorney Dex. Ano yung mga tanong natin ngayon? Actually, yung mga tanong, nakita ko yung mga tanong natin ngayon, medyo maikli lang. So, we'll be able to actually finish immediately. Pero maganda yung mga question kasi hindi sila straightforward. So, question number one. So, ito ang question number one natin. Ano po ang karapatan ko kasi hinarap ako sa isang attorney at pinagsalaysay ako na wala akong alam na ihatsit ako at magpo-file po ako ng kaso ng libel. So, ang nangyari dito, no, wala atang abogado yung magpo-file ng libel, pero yung suspect niya or yung aakusahan niya is may kasamang abogado nung nag-meeting silang dalawa, Attorney Dex. So, this question, medyo magulo siya or hindi siya yung karaniwang tanong na itinatanong sa atin? Actually, Natasha, no, kasi meron tayong dinidiscuss sa Constitution about the right of suspects to counsel. No, pero ito kabaliktaran. Pumunta siya sa isang meeting nila. Wala siyang dalang abogado. Yung nakasuhan niya may abogado. So parang nagulat siya. Na hot seat daw siya, quote-unquote. No? Ngayon, gusto kong malaman sa research natin, Natasha, kung ano ba yung talaga yung right to counsel na sinasabi ng batas o ng constitution natin? No, under our 1987 constitution or yung constitution ng Pilipinas, narito under the Bill of Rights, yung karapatan ng bawat isang tao na magkaroon ng kanilang counsel or abogado tuwing magkakaroon sila ng kaso or masasampahan silang ng kaso. Pero naturally, ang nakalagay sa ating constitution is about pagkakaroon ng abogado ng mga suspects. Walang nabanggit tungkol doon sa kanyang problema na kailangan ng abogado or ang problema niya kasi is wala siyang abogado ngunit magsasampa siya ng kaso. So medyo
ang i-discuss kasi ng ating constitution is yung pagkakaroon ng abogado at pagbibigay ng abogado kung walang pambayad yung suspect. Ang pagbibigay ng estado ng abogado at tulong legal para maprotektahan ang kanyang karapatan. So, kakaiba po yung nangyaring katanungan or yung nangyayari dito sa sitwasyon natin dahil yung magsasampa ng kaso ang walang abogado. Ayun nga eh. So, advice natin actually sa mga magsasampa ng kaso. Kunyari, magme-meeting kayo outside of court, no? Kung kailangan malaman nyo na kung may abogado na yung kabila, magsama na rin po kayo ng abogado. And ang tanong dito, pag nagbigay ba siya ng salaysay, no? Inadmissible ba in evidence? Kasi wala siyang abogado. Yun yung masigurong magandang tanong dito. Kasi ang sinasabi ng constitution natin, pag wala kang abogado, suspect ka, and pinagtatanong ka, you're under custody ng police, etc. No, inadmissible yung evidence. Pero to, parang wala pa talagang kaso, no, chinek natin ito, no, sa research natin sa My Legal Ways, na inadmissible yung evidence pag nagbigay siya ng salaysay. Siyempre, kailangan mo rin tanungin yung nag-aakusa kung ano yung nangyari. So, pwedeng gamitin ito kung ano man yung sinabi po ninyo, pwedeng gamitin ito as evidence. Pero maybe you can contradict it na hindi, napilitan lang po ako ng sabihin yan. Kasi ganito po yung sinabi ko, ganito po yung sinabi ng abogado. So, basically, magkakaroon ng ng discovery dyan pag nagkaroon na ng trial. Pero kasi I think this is actually outside of court. So, magandang tanong, kakaiba. And sana po pag nakikipag-usap po kayo sa mga inaakusahan natin, magdala na rin po tayo ng abogado para meron po tayong guide or kasama, lalo na pag yung kabilang naakusahan ay may abogado na rin. So okay, ano yung next question natin, Natasha? Question number 2, no? Kinukulit na po kami ng bangko for our auto loan. Suspended po ba ang pagbabayad kasi pandemic? So yung ayun, question niya, no, very timely. Marami po talaga sa atin na naghirap at nagikahos lalo dahil dumaan yung pandemya, maraming nawalan ng trabaho, maraming Pilipino na natanggal at lalong nahirapan maghanap ng hanap buhay, no. So yung question is suspended daw po ba ang pagbabayad? So under our Bayanihan Act, which is extended until June 2021, na inihain ni Senator Recto. So, nandito na merong 60 days grace period na ibinigay dahil nga po may pandemya. Ngunit effective lang ito on or before December 31, 2020. So, nag-lapse na din po. Attorney, ano po kayang remedy dito? Actually, tama ka, no? Ito yung batas na nag-lapse na December 31, 2020. Nagbigay actually, tama ka, na 60 days ang batas natin, ang Kongreso natin. Ang ngayon, in practice, so in reality, meron pa rin private arrangement yung mga bangko sa mga nahuhuli pa magbayad. Yung for example, sabihin na natin, BDO, BPI, kausapin nyo lang po yung manager ng bangko, paano po kayo matutulungan. Although outside of the law na, no, may karapatan talaga yung bangko na maningil na. Kasi nga, dobling karapatan ito eh. Nang utang ka, kailangan mong magbayad. So meron po tayong obligasyon na magbayad, pero since nahihirapan pa rin tayo dahil may lockdown pa, GCQ pa or MGCQ, nahihirapan pa tayo sa negosyo natin o sa trabaho natin, pwede ko yung makipag-usap sa inyong bangko para po maayos itong problema nyo sa auto loan. Tama ka rin na maraming nahirapan, and hanggang ngayon, even after this grace period, kasi hindi naman fully operational lahat eh, halos lahat online tayo eh, yung mga restaurants natin hindi pa full capacity yan, no, marami pang social distancing, quarantine protocols na kailangan i-follow. So makipag-usap po tayo sa privately sa bangko natin, and I think they will be able to help you in your problem or situation. So yun. May dadagdag ka ba, Natasha?
Dagdag ko lang po, no, kasi personally, marami po akong kilala na ganito na lumalapit as a law student, mga nagtatanong na paano daw po ba yung nagkakautang sa bahay, sa renta, sa kanilang motor, no. So, ayun, according nga to Attorney Dex, pwede naman po kayo mag-settle privately. And if pinipilit naman po talaga kayong magbayad at wala kayong maibabayad, no, pwede naman po kayo sigurong lumapit or makiusap. Huwag lang po siguro tayong abusado. Ganun na lang po. Maraming thank you po. Okay. Thank you, Natasha. And balik na tayo kay Nadine and Attorney M. Alam, no? Natasha. Oh, Natasha. Oh. Natasha San Pedro. Napakarunong niya. Kaya yan ang susunod na editor-in-chief. Ayun. Law Gazette. At tayo dyan, Natasha, bati ka naman. Bati ka naman. Ayun, batiin ko lang po yung mga friends ko, barkada, tsaka po yung blackmates ko po. Tutu. Ayun. Napaka-exe naman pangkatin niyan. Attorney G, kasi enrollment pa rin kasi ngayon. Enrollment. Sa College of Law. Correct. At syempre, ang ating patuloy na pasasalamat kay Attorney Dexter Feliciano. Attorney Dex. Attorney Dex, tanong ko lang nga bago ka bumati. Yes. Parang bagong gupit ka, no? Yan. Oo, oh, bago rin yung background natin. Pansin na pansin. Pansin. Ang ganda rin ng background. Ganda ng background. Kakaiba ang background. Oo nga din. Kasi nilagay natin itong background na ito para sa mga kasambahay natin. No? Pag gusto nyo po mag-sign up, pakita nyo po dyan sa may left side or right side ninyo. Yung credits.mylegalwiz.com and of course, lagi po namin kayong tutulungan in partnership of course with the Huntahang Legal. And magandang araw po sa inyong lahat. Ayun. At yung, ano yung mga nahihirapan doon na mag-sign up ay mag-message lamang. Mag-message lamang po sa Huntahang Legal. O, so dito number. Po. O yung laging binabanggit na number ni Attorney M. Oo. At yung syempre, sa Attorney G, syempre active naman tayo lagi sa ating Facebook page. So maaari po kayo mag-iwan ng mensahe kung nahihirapan po or nakukomplikaduhan po sa proseso ng pag-sign up sa My Legal Wiz. So tutulungan po namin kayo. Maraming salamat, of course. Salamat kay Natasha San Pedro. Ang PLM law student natin at the same time ay future editor-in-chief ng PLM Law Gazette at syempre si Attorney Dexter Feliciano. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat Natasha and Attorney Dex. At katulad po ng ating nabanggit mga kasambahay, maya-maya ha, sa ating pong pagbabalik, ating pong tatalakayin yung proseso. Ngayon bang pandemya, nagbago ang proseso sa pagkuha ng ating pong NBI clearance. Napaka-importante yan. Mm-hmm. Yes, Attorney Dex. Ikaw ay nag-apply ng trabaho, ikaw ay pumasok sa paaralan, may mga ganun minsan. May kapag ka ikaw ay mag-abroad, ha, hahanapan ka ng NBI clearance. Pagka mag-re-renew ka ng iyong passport, hahanapan ka ng NBI clearance. Siyempre, gustong malaman, ikaw ba ay may nakapending na kaso? Ikaw ba ay nagkaroon na ng kaso? At ano ba talaga ang kabuuan na importansya ng NBI clearance? Bakit ba yan kailangan? So, at kaano ka ba dapat katagal o kalimit na kumukuha ng NBI clearance? Maganda matanong yan. Every 3 years ba? O every 6 months ba? Diba? So, dapat malinaw. Ikaw ay may hit. O, ibig sabihin, pagka tinignan doon sa computer ng NBI, may hit ka. Naku, di mo alam na mayroon ka palang kaso. Naku, lahat ng bagay na yan ay atin pong hopefully maitatanong at masasagot mamaya sa atin pong panoohin. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Huntahang Legal. Huntahang Legal would like to thank the following. Dental Clinic by Dr. Tevez, where beautiful smiles begin. RBN Engineering and Development. Rainsys Enterprise. Lizalis Water Station Supplies and Installation. Paghahatid ng serbisyo publiko ng programang Serbisyong Bayanihan ngayong may krisis dahil sa pandemya. At bilang bahagi ng ating pinaigting na paglilingkod bayan,
maaari ninyong ipaabot ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming mga social media account. I-type ang inyong pangalan at ang inyong suliranin o kahilingan na ibig ninyong aming maaksyonan. Hintayin ang aming reply at posibleng isa kayo sa mga tatawagan at makakausap namin ng live. Kaya tutok lang sa Serbisyong Bayanihan. Sa tulong ng Diyos, kung ano po yung ating maaaring mapagtulong-tulungan at ating pong matugunan sa inyong mga pangangailangan. Ito po'y walang hinihinging kapalit sa kanino man. Ano? Ang ating pong programa ay bukas. Unang-una ay sa diwa po ng ating pagdamay sa ating mga kapwa-tao at kung ano, lalo na sa ganitong kalagayan ng ating pong sitwasyon sa buhay, ano ang ating pong maaaring maidamay dun sa mga talagang walang-wala at kinakapo sa buhay. Sakaling meron po namang lumalabis doon sa iba nating mga kababayan, malaman nila kung sino yung nangangailangan, kung sama-sama po tayong magkakatulong-tulungan. Paalala, ang Serbisyong Bayanihan ay hindi humihingi ng anumang kapalit sa tulong na aming ibibigay sa inyo. Ako ang inyong Kuya Daniel Razon at dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito po ang Serbisyong Bayanihan. Ligal. Kanina po ha, bago tayo nag-break, sinabi natin doon po sa mga katututok pa lamang, kabubukas ng kanilang mga television at saka yung mga radyo ha, at kape Facebook Live pa lang ngayon, ay atin pong tatalakay ng NBI clearance. NBI clearance, napaka-importante. At dahil dyan, ha, Tony M, pakilala mo yung ating mga kasama. Okay. Ang ating panauhin ngayong umaga ay ang Chief ng Information Communications Technology Division ng National Bureau of Investigation. Siyempre, walang iba kundi si Sir Marlo Baltazar. Ayan, magandang umaga, Sir Marlo. Sir, good morning. Isang mapagpalang umaga sa inyo, Attorney M, Attorney Mimi, at Attorney George, at sa ating mga kasambahay. Magandang umaga po. Boses na boses. Ayun, okay ang... Boses na boses. Oo, parang ano talaga. Mukhang mawawala na ako dito sa ere pag nagkataon. Oo, sir, teka muna po ha. Gusto ko lang pong alamin, kasi siyempre lagi na lang NBI clearance. Pero gaano po ba talaga ka-importante ang NBI clearance? Hindi lamang from the point of view ng nirequire siya sa pag-employment or what, from the point of view of the NBI as an institution by itself. Gaano po ka-importante ang NBI clearance? Ito pong NBI clearance, kagaya ng sabi nyo po, very important po to kasi hindi lang po to ID or identification card. Ito po isang certificate na isang tao ay walang kaso, lalong-lalo na yung mga pupunta sa abroad at yung mga maghahanap ng trabaho. Siyempre, ang gusto ng mga inahanap ng mga employer is yung malinis ang record. Kaya po pinapangalagaan po natin yung integridad ng NBI clearance po natin. Yes, sir. Sa kasalukuyan po, sir, na may pandemya tayo, ako po pag napapadaan sa may bandang United Nations, nakikita po ang dami pa rin ng tao sa labas, nagkalat. May nagbago po ba sa ating proseso ng pagkuha ng NBI clearance ng ating mga kababayan o yung pagtingin muli? Kasi alam mo, kukuha mo lang and then nakumuha ka muli. Ano po ang proseso po natin ngayon sa kasalukuyang may pandemya tayo sa pagkuha po niyan? Ngayon po, bago kayo kumuha ng NBI clearance, kailangan po muna natin mag-online appointment. Lalagay po natin doon lahat ng detalye natin at pagkatapos pipili po tayo ng NBI site kung saan tayo pupunta. Meron po kaming total 128 NBI clearance centers nationwide. Pipili lang po sila doon at kailan. Pagkatapos po mapili ay magbabayad po sila online. Yes, sir. Pag nakabayad sila online, pupunta na po sila sa NBI clearance centers na pinili nila kung kailan sila naka-schedule. Sandali lang po yung proseso natin kasi naka-online register naman na sila, nakabayad na po sila, dadiretso na po sila sa picture.
at biometric. Pag nakuha na sila ng picture ng biometric, i-release na po kaagad yung clearance nila kung malinis naman ang record nila. Napakadali lang po yun, 5 minutes, tapos na po yung proseso namin. At kung... Yes, sir. Mabilis na po ngayon. Para lang po maliwanag, ano po, Attorney M at Sir Marlo, para lang maliwanag, pasensya na po kung kinakat ko, ano. Importante po pala sa ating mga kababayan, yung mga kukuha, lalo yung first time na kukuha, Attorney M, first time mag-a-apply ng trabaho, kukuha ng passport, importante po pala, sinasabi ni Sir Marlo, na mag-register na online. Hindi kung kailan ka pupunta doon, tsaka ka lang maghahanap ng kinakailang makapagpa-register or what, dapat online magpa-register na. Plus, Attorney G, di ba, ibig sabihin dapat malinaw, hindi po pwede yung walk-in, yung pupunta ako doon tapos pipila ako para kumuha ng NBI clearance. Kailangan po talaga nakapag-register ako online. Tama po, ma'am. Okay. Kailangan nakaregister po sila at nakabayad online po. Ayan. So, magkano po ang NBI clearance natin sa kasalukuyan? Ang NBI clearance po natin is 130 lang po. At na yung payment channels po natin, nininingil po ng 25 pesos convenience fee. So 155 lang po, lahat-lahat. Okay. May tanong ato ni M. Ako, ayan, ito, babasahin ko habang, ayan, paano po kung nakapag-register tapos hindi nakapunta sa appointment date? Pwede, siguro ang kadugtun dyan, pwede bang i-reappointment or kailangan bago na naman na registration and application online? Actually, kahit naman po hindi sila nakapunta doon sa scheduled appointment nila, pwede pa naman po sila pumunta anytime. At kahit na kunyari, importante na po yung clearance nila at matagal pa yung schedule nila, ine-entertain naman po namin kung hindi pa nila schedule. So, very flexible naman po yung NBI. NBI, opo. So Marlo, dahil nga meron tayong COVID-19, ano po yung mga health protocol na pinapatupad ng NBI para doon sa mga nakapagpa-online registration, tapos sa schedule nila ngayong araw, para naman po alam nila, more or less, baka magkulang sila sa dala, lalo-lalo na pag-observe ng health protocol, at least po, prepared po sila pagpunta doon. Oh, lalo na ito yung Gipati, ha? May biometrics kasi, di ba? So talagang kailangan may hahawakan ka doon. Yes, ma'am. Yun lang po. Kailangan yung mga pupunta dito sa clearance centers namin, kailangan po naka-face shield at face mask at magdala ng alcohol po para sa kaligtasan po nila. Mm-hmm. Sir, magkalibitan, pagka nakikita ko, pagka kumukuha ko ng NBI, minsan ay halimbawa doon sa computer na iba, may nakalagay heat. O ano po bang ibig sabihin nun? O paano pagka may kaso? O may pending na kaso? O kaso na natapos na? Ano po ang nakikita kalimitan sa computer para po guided? Kasi siyempre pagka minsan first time kang kumuha, takot ka eh. Baka maya-maya, may kapangalan ako eh. Oo. Daming kapangalan, kaya dapat talaga medyo unique ang pangalan mo eh. Oo. Kagaya ko, Attorney G. Laging wala akong kapangalan. Yes, kaya ang bilis. Makiguide nyo nga po kami. Ano po talaga sir, yung at least yung nandun sa computer? Kasi po nakakakaba rin. Para naman po sa kababayan natin na lalong-lalo na first time nga mga kukuha. Doon naman sa mga kababayan natin saka mga kasambahin natin na unang kukuha ng NBI clearance, huwag mo silang mabahala o matakot. Kasi unang-una, kung may kapangalan ka lang naman po, makiklear naman po yun yung pangalan mo. Kaya lang naman hit, kasi marami sa atin may mga kapangalan. Pare-parehas naman tayo ng apelyido, pare-parehas ng pangalan. Alam naman po natin, yung korte natin mismo, minsan is hindi detalyado yung pagbibigay ng informasyon. Nakalagay lang po doon, yung pangalan lang po eh. Minsan nga, aka lang po yung nakalagay doon. So, para naman po ma-proteksyonan yung integrity ng NBI clearance natin, tinitignan po natin ng mabuti at bine-verify po natin kung itong taong nag-apply na to eh, wala talagang kaso. So, kung wala pa naman talagang kaso, kayo matakot. At kung may... mas malapit talaga yung pangalan mo at address mo doon sa may kaso, eh, hindi ka naman kagad nasasabihin na may kaso, i-interviewin ka muna ho. Kung ma-interview ka at sasabihin sa'yo na ito ba sa'yo at sa tingin mo naman hindi talaga sa'yo, mag-fill up lang ho kayo ng affidavit of denial. Pero kung talagang sayo na yan, pupunta ho kayo sa korte kung saan nasaan yung kaso at magdadala lang po kayo dito sa amin ng
court clearance para malinis na po yung pangalan ninyo. Yun lang naman po. Okay. Lalo na't naging final na pala ang kaso, naging nagkaroon na ng final na decision, lalo pat napabaliwala halimbawa ang kaso sa inyo. So sir, ang ibig sabihin po, para sa ating mga ordinaryo mga kababayan na siyempre limitado ang kaalaman dito sa NBI clearance, maliwanag po na ang mare-reflect doon ay yung pending case sa korte. Mm-hmm. Kung sakaling may pending case ka sa piskalya, na-demanda ka sa piskalya, wala pong mare-reflect ngayon kung hindi sa korte. Wala pa sa NBI. Whether it is the MTC, RTC, o mas mataas na hukuman. Tama po, tama po. Okay. Magre-reflect lang naman po doon kung pending pa lang. Kung pending pa lang po yung kaso, magre-reflect po doon. Pero kung na-dismiss na po, nagbigay kayo sa amin ng dismissal, o kaya kung na-serve naman po yung sentence, kung kayo ay na-convicted, isasubmit lang sa amin, i-reflect lang po namin doon na wala na kayong pending case. Ayun, ha? Naku, napakaliwanag, napaka-importante na sinabi niyo. Atty. Niji, ako, idugtong ko na lang po sa katanungan niyo, usually po yung process, kung halimbawa po may hit, kasi marami po akong kaibigan na talagang nangyayari yan, nagkaka-hit po talaga, mapaprocess po ba yan within the day o kailangan po babalik na lang sila sa, mga after 2 days, 3 days, para makuha po yung kanilang NBI clearance? Magandang katanungan po yan, ma'am. Sa ngayon po, dito sa main office at sa mga satellite office natin, nag-range na lang po ng 2 days or 5 days, within 2 days to 5 days para bumalik kung hit siya. Kasi bine-verify po namin. Pero para doon po sa mga kagaya ng sinasabi nyo, lagi na lang nahi-hit, meron na po kaming bagong sistema ngayon, yung online renewal na po. Gagamitin nyo po yung lumang clearance ninyo, nandun po yung NBI ID number, i-re-renew lang po nyo yung NBI clearance ninyo at siguradong hindi na kayo mag-hit. At doon sa online renewal po namin ngayon, pwede na po hindi pumunta yung mismong aplikante nag-renew na inyong, sa kanyang clearance. Pwede na po na niyang ipapick up ito sa ibang tao, or for example, may isang kumpanya na kailangan ng clearance sa empleyado nila ng 100 o 15 na empleyado, i-renew lang po nila online yung clearance nila at hindi na kailangan pumunta nung 100 na empleyado o 50 empleyado dito po sa clearance centers natin. Pupunta na lang po yung representative nila or pwede nilang ipapick up sa Grab or Lalamove yung mga usual na courier natin. Iisa na lang po ang pupunta dito sa NBI clearance para sa 100 o 50 empleyado. Ganun po yung bagong sistema namin. Maganda yung sinabi ni Sir Mario na yan, dahil kung ako yung employer, parang one-time request na lang para isang servisyo ko na rin lang sa aking mga empleyado kaysa sila absent pa. Isang araw na mawawala. Eh baka may magsabay-sabay na mawala. At least sabi ni Sir Marlo, kung magre-request ay ganito, kung renewal din lang naman, di one-time request, ang magbabayad pa, employer. Hindi na yung individual na tao. At mabilis na mai-issue tuloy. Hindi hahaba ng pagkahaba-haba yung tao dun sa labas ng NBI. At kanina naliwanag din ni Sir Marlo, ha, yung po nagtanong, hindi yung sabi po dati hindi makakakuha sa satellite offices ng NBI. Sabi po ni Sir Marlo, makakakuha na po kayo, makakapag-apply na kayo, hindi lang sa main, kahit sa ating mga satellite offices. Maliwanag po yan, nabanggit po ni Sir Marlo kanina. Liwanagin ko lang po, sir, no? Yung online renewal po lang natin ngayon, yung online renewal is applicable pa lang po ngayon sa NCR kasi nag-upgrade po kami ng system. Lahat po to sa NCR pa lang. At kung ang releasing po namin dito pa lang sa main office, para lang po yun sa online renewal. So yung mga Grab at mga representative nila, pwedeng pumunta dito sa main office para ipaprint po yung NBI clearance nila. At kung gusto yung manin nila, opo. At gusto rin naman nilang i-deliver ito sa bahay nila, pwede rin po, meron din option doon na door-to-door delivery. So, ang NBI ho, nakikiuso na ngayon eh. Kagaya nung last topic ninyo nung nakarang araw, yung online shopping. Ngayon, meron na rin online shopping dito sa NBI.
Maganda niya. Kaya kailangan mag-adjust eh. Oh. Kaya ako talaga in-insist ko sa ating executive producer na maimbitahan natin ang MBI. Kasi nga, lagi na lang may problema na hindi. Kasi ang mahirap kasi pag hindi mo alam ang proseso, hindi mo naunawaan, dyan pumapasok ang fixer. Dyan pumapasok ang mga... kami, ako na lang bahala, banda ulit nagkakaproblema pa. Siguro po tayo naman lahat ngayon ay nakakaalam na sa online, di ba? Kahit pa paano, or magpatulong, Attorney G. Maganda pong tingnan natin yung, nandun na lang pala naman eh, cheche ka na lang eh, o kaya yun na lang pala yung i-accomplish mo lang dun sa form eh. O ano bang gusto mo, personal mong kukuhanin, o ipapagrab mo, o ipapalala mo, o ano mang klaseng courier service. Hindi, napakadali po, napakabilis na proseso. At sir, hindi naman po nagtatagal yung ganun. Kung halimbawa online renewal, sabi nyo nga, baka po isang araw o the most eh, hanggang dalawang araw. Tama po sir. Ang online renewal namin, after 24 hours, pwede na po niya i-pick up to. Or after 2 days, pwede na. Pero pinakamabilis mo namin is one day. After 24 hours, pwede na po niyang i-pick up ito dito sa main office po namin. Yes. Sir. Sir, ako may isang katanungan medyo hindi naman komplikado pero mas magandang alam din natin. Yung po bang system ng NBI ay connected po sa system ng Bureau of Immigration na kung saan siyempre naman natin lalong-lalo na may mga hold departure order na tinatawag lalo't ikaw ay may mga kaso o lalo't ikaw ay isang opisyal ng pamahalaan sa Sandigan Bayan may kaso ka, may HDO kalimitan. More or less ba sir may coordination ng sistema ng dalawang ahensya para more or less kung sino yung mga lalabas ng bansa o papasok madaling i-verify and therefore ma-access yung system ng NBI at least ng Bureau of Immigration. Meron naman po kaming coordination sa Bureau of Immigration. Actually po, meron din kaming office doon sa airport po. Meron kaming isang division doon sa airport na nangangalaga po sa mga usaping tungkol dyan po. Ayan. Sir, paano po magbabago ang ating proseso ng pagkuha ng NBI o medyo magkakaroon ba ng konting kahirapan o masisimplify kapag ka naipatupad na fully yung national ID system na tinatawag? Mm-hmm. Sa national ID system po ba, kung sakaling si Pedro aka Jonjon ng Comelec ay merong ID halimbawa, ng national ID, more or less ba hindi na niya kailangan kumuha ng NBI clearance later at more or less pwede nang yun na lang ipapakita at ma-access ang lahat ng system? Depende po yan kung ano po yung magiging laman po ng national ID system po eh. Sa amin kasi dito sa NBI, kami po yung national clearing house ng criminal records. Yes. So sa tingin ko iba po yung mandato na binigay para doon sa national ID system sa kayong mandato po namin dito sa pagbibigay ng NBI clearance po. Ayun. Tapos ang gusto ko lang din itanong sir, kung kayo po ang isang si ordinaryong Juan Maria or Pedro, regardless whether requirement kasi ng opisina kasi mag-employ mag-abroad, kukuha ng passport or what. More or less sir, ano ang recommendation nyo na ang isang tao ay gaano kalimit dapat kumukuha ng NBI clearance? More or less po sa inyong karanasan base sa mga nakakausap nyo rin po ng mga nagsisecure ng NBI clearance nating mga kababayan. Ang NBI clearance po naman ay may validity ng 1 year. Yeah. Pero yung iba kating agency tulad ng mga embassies or ibang mga companies, nagre-require po na rin-renew nila yung NBI clearance nila within 6 months. Pero yung validity po ng NBI clearance is 1 year po. 1 year, ayun. Sir, ang form po ba ng NBI at saka yung nilalaman ay nagbabago o magbabago? Depende po sa kung ano yung purpose nung nag-request. Kasi siyempre, baka yung iba, pang purpose, pang embahada. Baka iba yung requirement ng embahada na ganito. Yung iba naman, purely for employment. Yung iba naman, for renewal ng passport o pagkuha ng passport o such other purpose. Iba-iba rin po ba yung form yan o talagang iisa lang ang form natin? Sa ngayon po, ang NBI clearance is multi-purpose po. Iisang purpose na lang po pwede niyang gamitin kahit saan po. So wala na po, ibig sabihin Sir Marlo, yung kagaya ng dati. Sa pagkaalala ko dati, Attorney Gia, pag kumukuha ko, nakalagay po talaga. Hindi ka pala kumukuha, Attorney Gia. Tagal na. Parang last,
La, 2 years ago na ata. Hindi, parang ang pagkaalala ko dati po talaga nakalagay, halimbawa for employment purposes, ganyan. So ngayon po, kahit ano, hindi na po naka-indicate doon. Nakalagay na po doon sa NBA clearance, multi-purpose po, pwede po niyang gamitin kahit saan po. Okay, okay. At dahil si Sir ay Chief ng Information and Communication Technology Division ng NBA, how updated is the system po ng NBI as far as monitoring of cases nationwide is concerned? Halimbawa, kapapail pa lang ng kaso, halimbawa last week, yan ba, ma-update ka agad sa system ng NBI? Ngayon ako kumuha ng NBI eh, di ba? Eh, kasi meron dyan mga, yung iba dyan, manguuta ka agad kasi alam na na-file na ganyan, kukuha ka agad ako para yun ang papakita ko. But how updated really is the system of the NBI? Ayan po, nakikipag-coordinate na po kami sa Supreme Court, lalong-lalo na po sa Office of the yung OCA po, para ma-update po namin kagad yung data namin galing sa korte. Pwede na lang po online na lang i-submit sa amin yung mga record po ng korte po. Bale, nakikipag-ugnayan na po kami sa Supreme Court para dyan po. Ayun. Kanina, nabanggit ito ni M. ni Sir yung bilang kasagutan sa tanong mo, yung tungkol sa may mga hit. Ha? Ang ulitin ko lamang na kung may hit ka, tapos hindi naman pala talaga iyon, nagka-ano lang, kapangalan mo lang, kapangalan mo. Misa kasi talaga naman, napaka-unfortunate naman yung nani at tatay mo na, bakit naman ba naipangalan ka? May katulad na katulad, pati ba naman middle name? Hindi, may ganun eh. Pati ba naman middle name eh? Oo, katulad na katulad, dami naman mong pangyayaring pwedeng magkaiba, eh doon pala katulad na tulad. So talaga sir, no choice ka, kung hindi, sabi mo nga sir, i-interviewin ka, may pipila pang ka. But at the same time, kung gusto mo makakuha at malinis, punta ka sa korte at kumuha ka ng clearance doon. Ano ba yun, sir? Pag kumuha ng clearance certification lang na wala ng kaso o mismong pati yung copy ng desisyon dapat daladala para lang maipakita po sa NBI? Hindi. Yung mismo, kung sa kanya naman po talaga yung kaso, kukuha po siya doon sa korte ng certification na dismiss na yung kaso or na serve na niya yung sentence. Pero kung hindi naman sa kanya, kukuha lang po siya doon ng certificate na not the same person. Yun na naman po ang inihingi namin. Yes, sir. Mm. Sir, meron po ba tayo, pasensya na, Atty. Nema, meron isa na lang. Kasi mawala sa isip ko. Meron po ba tayong special na proseso kapag po ang kukuha ay PWD? First time na kukuha, hindi po renewal, PWD. O yung po mga senior citizen po natin. Siyempre, medyo sila po ay mga, kinakailangan special yung pag-care po natin sa kanila. Tama po sir, meron po tayong lane para sa mga PWD, may kapansanan, yung mga matatanda, mga buntis, at sa mga medical frontliners po natin. Meron po silang lane nakalaan para sa kanila po. Mm-hmm. Ayun, napaka-importante kasi yun. Siyempre, alam mo naman ang ating mga kababayo, mga nakatatanda eh, na siyempre, lagi at lagi na lang sila na yung pagka kasi wala naka-reserve na lane na ganyan. Dapat parang, di ba, may mga priority lane talaga, Attorney G. Oo. Tapos sir, yung last na lang po sa pagkuha naman po ng lalo pat pagka-passport, ang napakahigpit po kasi ng DFA natin, lalo na pagka-passport ang kukuhanin. Yung pong tungkol sa security paper naman na ginagamit po ng NBI, sa kasalukuyan, wala tayong problema po doon, at the same time, hindi at walang paraan para yan ay mapeke o, alam mo naman, mauso, napakadami, kagagaling ng mga Pilipino eh. Di ba? Kahit nga yung RT-PCR testing, napepeke eh. Dito po, NBI, makaranasan po ba tayo at magagaranti natin, huwag kayo mag-alala, basta may dalang NBI clearances yan, at yan ay siguradong galing sa amin. Meron naman po mga security features yung mismong papel namin, certificate namin, at pati po yung system namin, secure din naman. Kaya kung mag-verify yung DFA o yung ibang agency, na-verify po namin kung ito ay fake o hindi. At yun sa katanungan mo kanina tungkol dun sa mga may kapansanan po, sa mga matatanda, yung mga frontliners natin, pag pumila po sila doon sa priority lane namin, kahit na hit po sila, makukuha noon nila yung clearance nila within the day po. Kahit hit po sila, hindi na nila po kailangan bumalik sa NBI po.
same day ayun, makukuha po nila ang green ano po yan, para alam din po nila. At nako eh Attorney M, pasalamatan Attorney G, naman si Sir Marlo. Eh, pero bago natin pasalamatan, sir. Attorney G, oo. Sir, baka may panghuli po kayong pananalita sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na yung mga ngayon. Eh, at least narinig po kayo at naliwanagan. Hindi ba mahirap mag-access sa NBI? Baka naman hindi kagad bumukas o baka mahirap yung website ng NBI pagka kapag i-access po, ano po ang masasabi nyo sa ating mga... Last Attorney G, ha? Dagdag ko na rin paalala po siguro ni Sir Marlo sa mga kababayan natin kasi, di ba, ang dami po dyan. For a fact, I know na may mga fixers po dyan no, nasa labas ng NBI. So, paalala din po sa mga kababayan siguro natin, Sir Marlo. Yes. Paalala lang natin sa mga kababayan, sa mga kasambahay natin, na bago sila pumunta dito sa NBI clearance site namin, kailangan po muna nilang mag-online registration sa clearance.nbi.gov.ph at magbayad sila online para hindi po sila ma-biktima ng mga fixers po. Kasi akala nila, baka iniisip nila, meron pang walk-in application ngayon. Dahil po sa pandemya, hindi natin tinatanggap yung walk-in muna para din sa kaligtasan ng lahat. Kaya inihikayat namin lahat bago kayo pumunta dito sa NBI, kailangan muna ko kayong mag-register online at magbayad online. At doon naman po sa may mga clearance na po, inihikayat din namin kayo na mag-online renewal na lang po para hindi na kayo kailangan pumunta dito sa NBI po. Ayan. Sir Marlo, maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Naliwanagan po ang lahat ng mga kababayan natin. Ayun po si Sir Marlo. Ang Chief Information Communications Technology Division ng National Bureau of Investigation. Sir, thank you very much po. Mabuhay po kayo. Salamat, Sir Marlo. Yan. Salamat po. Ayun, Attorney G. Hindi ko alam kung delayed ba ako kasi parang ano na, dire-diretso na kayo, Attorney G. Tama lang, okay lang, Attorney G. Yes. Ayun, okay. May reminder ka rin, Attorney M. Ayun, paalala ko lang po. Again, salamat po kay Sir Marlo Baltazar po ng NBI, no? Ngayon, paalala ko lamang po sa hindi po nakapanood na kumpleto ng aming programa ngayong umaga o yung mga nauna po naming pagtatanghal, maaari nyo po itong makita lahat. Again, sa aming Facebook page, hanapin lamang ang Huntahan Legal. Oo, ayun. At siyempre, ha, lagi daw. Party words. Ako lagi lang, paulit-ulit ko lang sinasabi ngayon, no, we have to follow our health and safety protocols. Hindi po ito para lang sa ating sariling kapakanan, kundi para po sa lahat ng ating mga mahal sa buhay at sa mga kababayan din po natin. And again, no, lagi ko pong nakikita sa social media ngayon ang daming nag-aaway because of political differences. Lagi, no. Sana yung same restraint that we exercise in person kapag nakikipag-usap tayo is the same restraint we exercise when we post online, no. So, kung hindi mo kayang sabihin sa tao ng harapan, huwag nyo rin po sanang i-type. Pag-isipan nyo muna bago po i-type at i-post sa social media platforms. And we always have to be reminded na inasmuch as, paulit-ulit ko sinasabi, inasmuch as we have rights, we also have to be reminded that we also have obligations to observe. At kung ano po yung karapatan natin, ay karapatan din po ng kapwa natin. So yun, tandaan lang po lagi. Yun lang po. At isa sa mga init po na pinag-uusapan ngayon mga kasambahay ay ang pagluluwag po ng ating pong from GCQ, gagawin daw po na MGCQ na. Ito po ay isang panukala na talaga namang nag-generate na napakadami reaksyon ng ating mga kababayan. Handa na ba talaga tayo sa ganitong klaseng bagong setup? Talaga bang kumpleto na ang ating mga kagamitan? Talaga bang handa ang ating healthcare system? Sana naman po, bago magkakaroon ng desisyon, ang lagi namin inuulit dito sa Huntahang Legal, pairali natin ang science, hindi lamang yung issue ng ekonomiya, issue ng pangkabuhayan. Di ba kailangan naman din po yun? Tama po. Pero siyempre, ito po yung isang problemang pangkalusugan at dapat masolve sa pamamagitan din ng siyensya sa pangkalusugan. At the same time, dapat makonsult natin ang lahat ng stakeholders, lalong-lalo na po ang mga LGU na magpapatupad ng mga patakaran patungkol sa pagpapaluwag po ng ating mga pagkipagkilos at ang ating ekonomiya. Sapagkat kapag ka po ito'y nagkaroon ng failure, kapag po ito'y hindi naging successful na ko, baka po tayo bumalik na naman sa kadiliman at yung mismong dating ECQ na talagang iniiwasan natin, baka magkabalikan. Sapagkat yan po ang laging nagiging effect basta nagluluwag
patungkol dito sa health crisis na ito. Maraming salamat mga kasambahay sa inyong patuloy na pagtangkilik dito po sa inyong programa. Lagi po niyong tatandaan na ang batas ng tao ay pinag-aaralan, ang batas ng Diyos ay isinasapuso. Susunod na po ang UNTV News Break. Maraming salamat po. Bakit?